Na pag-uusapan ngayon mga kamigs team, mga love shout out. This is Kuya SMB. So pagpapatuloy na natin direct to the point na tayo. Ating pag-uusapan kung bakit galit sila kapag may ibang vlogger na iko-content si Migs muli ng photo for photo. Direct na din po tayo sa ating kasagutan mga ayo, bakit? Dahil takot sila na may masapawan. Okay? Takot sila masapawan sa Migs community. Yun lang po dun mga ka-idol. Eh alam naman natin na yung mga kuno-kuno ng mga datihang vlogger ng Mamigs pa eh nagkukontent ngayon dahil sa ginawa ng isang vlogger sa panuyura kay Migs Mulino. Eh mabuti lang sila as yung dati ay unang usang isang vlogger, mabuti lang si siya lang ang mabuti kung siya lang ang magkukontent sa kanilang mga mistake. Okay? Ang masama nga po doon ay nagkamali na nga yung kasamahan nila, wala man silang imik, behave sila. It means pinagtutulong-tulungan nila si Migs Mulino. Okay? May secret weapon sila kung paano nila mapaibagsak si Migs Mulino. Ganun lang po yun mga ka-idol. Kasi kung if they are legit diehard supporters ni Migs Mulino, sa ginawa ng isa dapat may ginagawa silang web papano may ayos yon para yung tiwala ng tao kay Migs Mulino maibalik kung nabawasan sa mga ginagawang aktibidad na hindi maganda kay Migs Mulino sa pambuburaot. Ganun lang po dun mga ka-idol. Magpasalamat nga dapat sila kung may mga vlogger na ikikontent si Migs Mulino para na ma-increase ang community ni Migs Mulino. Huwag sila maging makasarili. Kahit nga si Migs Mulino, welcome everybody are welcome. Bakit kayong pinagkakaitos ikontent si Migs Mulino ng ibang vlogger dyan? Bakit galit kayo? Kung nakagawa man sila ng mistake noon, bakit kayo? Wala ba kayo nagawa mistake kay Migs Mulino? Mas malala pa nga yung ginawa ninyo eh. Ano sabi ni Migs Mulino? Magbago ang lahat. Dito lang tayo sa kasiyahan. Good vibes. Bakit takot kayo na may bumalik na mga creator na i-content si Migs Mulino? Kasi big point yon para ma-increase ang subscribers ni Migs Mulino in proper way. In proper way naman yung kanilang mga ginagawa. Kung if you are diehard supporters, magpasalamat ka na lang. Bakit kinukontra mo yung mga previous na mga issues kinakalkal niyo? Bakit? Gusto niyo yung ingay. Gusto niyo mapansin dito sa community ni Migs Mulino. Nasa tao na lang po 'yun kung susuporta sila. Pero wag naman ganung way. Kasi ang ginagawa mo isang vlogger diyan na feeling matalino, si Migs Mulino'ng kawawa. Ikaw nandyan, hayahay sa buhay. Dahil marami ang nauutok sa mga ginagawa. Perdiin, ikaw pala yung traidor ni Migs Mulino. Totoo po ito mga ka-idol. Takot sila na may mga vlogger na i-contest. Bakit na masasapawan sila? Magpasalamat ka na nga lang kasi kung wala si Migs Mulino, hindi magiging ganyan ang estado mo sa buhay ngayon. Magpasalamat ka na lang sana sa mga sa pumasok sa kung sinong tumulong sa iyo na nakapasok ka dito sa community ni Migs Mulino. Tapos yung pa ang kinokontent mo ngayon na sila ay yung gustong pumasok. Kahit sino are allowed kasi mula kay Migs Mulino, eh sino ka ba? Ipareha lang naman tayo ito lahat. We are creator. Madepende na lang sa mga supporters kung sino sa kanila ang sinusuportahan. Ang target ko dito, ang concern ko dito, paano mapalago kay Migs Mulino community na may angat katulad ng ibang community sa labas. Kesa nangyayari kay Migs Mulino, naiiwan na siya na ere ng kanyang mga kasamahan sa social media. Ang kanyang mga kaibigan o mga arangkada ang kanyang community subscribers. Si Migs Mulino still pa rin, nandoon pa rin, mahina pa rin, hindi walang pagbabago. May naitulong ba kayo? May naitulong kayo sa ingay ng community ni Migs Mulino? Yun ang naitulong nyo. Nakatulong ba sa community ni Migs Mulino? Hindi.
Kaya wag maging kampante sa mga sinasabi na parang pinapakita mo dito sa social media na malaking ambag mo kay Migs Molino. Kahit isa wala kang niambag kay Migs Molino, na iambag mo, ipabagsak si Migs Molino instead na sila mag-focus kay Migs Molino, na focus sila sa'yo sa mga fake news, sa mga ginagamong content. Mga supporters, gising-gising kayo. Huwag kayong maging ipokrito, huwag kayong maging tanga. Ganun lang po dun, mga ka-idol. Kasi ang ginagawa ko, it's not for me, for Migs, Migs Molino. Kasi worry ako kay Migs Molino. Wala na nga si Mahal. Ipapapatay pa si Migs Molino. Ha? Sa ipabagsak ang kanyang community. Tulungan natin. Migs Molino needs you. Migs Molino ang kailangan sa inyong tulong. Kasi ganyang vlogger, hindi yan makakatulong na maiangat ang subscribers ni Migs Molino. Iwasan na yan. Gumawa kayo ng way na may mga vlogger, paano mainganyo ang mga sa labas ng community, mainganyo maipasok kay Migs Molino community kasi Migs Molino buhay pa. Dito naman kay Mahal, may bubugawak to kay Mahal, is kay Mahal, patay na, bahala na po kayo kung ipapagpatuloy yung kanyang pandagdag ng community, nasa inyo na po din yun. Wala na si Mahal. Hindi ibig sabihin na na-content ko, na-topic ko dito si Mahal. Siyempre, nakilala ako ng Mamigs noon na binug na inaano nila. Huwag kayong sumuko, mga ka-idol. Gising-gising kayo. May panahon pa. Huwag kayong magpahut-hut sa mga vlogger na ganyang pang-uugali ang ginagawa. Ganyang estado ang kanilang sistema kung paano nila maipataguy ang kanilang sariling interest. Ganun lang po din, mga ka-idol. Kasi ang ginagawa nila, si nabibihain si Migs Molino. Sila ang napapas. Instead na si Migs Molino nabibihain because of anong ginagawa nila ngayon. Huwag kayong maging tanga-tangahan sa maganong vlogger, mga ka-idol. Pinaikot-ikot lang kayo niyan. Hindi natin alam ang isipan ng tao. Malay mo kung nagbago na sila. Naikontent si Migs Molino. Malaking impact yung para kay Migs Molino. Bakit kinukontra niya? Bakit kinukontra nila na may pumasok ang mga datiang vlogger? Ako, we're blessed na pumasok sila kay Migs Molino. Kasi ang iniisip ni Kuya Esme, ang lakas ng impact na makatulong to increase subscribers o Migs Molino. However, to compare sa mga ginagawa nila na lahat ng mga datihang vlogger, papambura, what we call it, sisiraan nilang, babuyin nilang, yan ba makakatulong? Kayo, please comment section below, yan ba makakatulong kay Migs Molino sa kanyang community to increase? Ang laging nilang tatanda, walang matalinong maingay. Ang matalinong tao, behave, tahimik, kagaya kay Migs Molino. Pero wag niyo naman masyadong sobrang pagalitin yung matalino, kasi kapag magsalita yan, tagus sa mga kaibuturan ng yung mga buto. Ganyan ang matalinong tao, hindi maingay lang. Okay? Come on. Hindi natin mababasa ang utak ng tao. Kaya hayaan na kung mag-content sila kay Migs Molino, basta proper na makita natin na makakatulong kay Migs Molino, go. Wag kalabanin, wag kontrahin. Bakit nga gigil na gigil ka sa kanila? Mahirap lang mag-mention ng pangalan eh. Respeto man lang. Kasi I hate so much mga ganong content na insay pagtulong kay Migs Molino, ginaganon niya eh. Yan ba ang diehard supporters o ahas ni Migs Molino? Yan pong katanungan ni Kuya SMB. Since na maka Migs team, kung hindi tayo makapag-live every day kasi mahina ang signal talaga dito. O however, kung doon na tayo in other place rather, kung may signal na doon, go, fight tayo sa mga live. Kung may time, o siguro, pagkatapos ng trabaho, siguro pwede na siguro magla-live.
isang oras lang. Okay, sapat na yung enough na yung one hour per day, yung live. Oo. Kahit thrice or apat na basis isang week, okay na po yun. So, ang akin lang naman ito, huwag kontrahin. Bakit pabalik-balik ka ng issue? Kawawa si mismo din mo. Binaboy na nga, babalik-balik pa yung mga nakarang nakalipas. Ikaw pa naman, yung mga nakarang issue mo, kung ibalik-balik din, di ba? Kahit sino mabubuisit, huwag naman ganun. Huwag kang gumawa ng way. Okay? Sana sa mga supporters, sumingi pa ako ng tulong ninyo, mag-focus na lang kayo kay Miggs Molino. Ganun na lang. Ha? Nagkaroon tayo ng mistake noon, nagkaroon ng issues, hindi, kay Evan Kuya SMB, naguluhan that time. Oo, tulero na si SMB that time. Kaya, during that time na isipan ko, kailangan na tumigil. Tumigil ako, mga how many years? Kaya nag-focus lang sa aking studies. Di ba? Ganun lang po yun, mga ka-idol, na huwag tayo magmanawa, huwag tayo mga ramot. Huwag natin ipagramot. Ah, yun ang Tagalog. Sinisya na ha? Kasi yung Tagalog natin medyo may Bisaya, may Tagalog, may Waray. Yun na na. Huwag natin ipagramot sa mga taong gustong tumulong si Miggs Molino. Kasi ang iba dyan, takot sila na may tumulong kay Miggs Molino na mga vlogger kasi masasapawan sila sa or mababawasan sila ng supporters. Alam naman natin na DRX defenders ex kasi ayaw nila kay Miggs Molino, sumusuporta pa rin kayo. Diba? Ganun lang po yun mga kaidlo. Kung if you are diehard supporter ni Miggs Molino, kasi nainis lang ako sa kanyang, kasi nag-iikot-ikot kasi sa mga vloggers eh. Mga good ang mga good content tuloy na hindi tuloy nila mai-share dito sa social media, mga bad look tuloy yung kanilang na-share. Hindi ko alam kung anong nakakain nila. 'Di ba? Ganun lang po doon mga kabunsuan, mga mamigs noon, sumusuporta pa rin kay Miggs Molino. Oh, mega love shoutout sa inyo. Ganun lang po doon. Ha? Huwag nang masyadong pansinin yung magaganong tao. Hayaan na lang kung if you are, kasi gusto ni Miggs Molino, sundin na lang ang gusto ni Miggs Molino. Peaceful. Eh kung nagko-content ka ng maganda, alang-alang kay Miggs Molino, sasabihin nila sip-sip. Diba? May magaganong tao bang concern kay Miggs Molino? Wala. Kasi ang iniisip nila, sariling interest. Hindi yung estado ni Miggs Molino ngayon. Nandun lang po yun mga ka-idol. Yung ang ano ni Kuya SMB. Huwag maging maramot na i-share sa labas yung mga kaaya-aya na mensahe kay Miggs Molino kasi malaking impact yung enganyo para maparaming subscribers, hindi yung puro content issue-issue lang, puro issue. May napapala ba? May nagagawa ba? Wala. Gumawa din ng, hindi naman masama po yun. Basta in proper way lang, magbigay ka rin ng time kung paano mo ma-subscribe, paano mo ma-complement ang founder na si Miggs Molino sa ibang tao. Hindi puro issue. Anong masasabi man sa mga bagong labas? Ah, ganun pala yung founder nila, puro issue. Sakit sa ulo, problemado pa nga sila sa pagkakanyang pamilya. Tapos alam pa rin papasok sila sa problemado ding community. Hindi, ang hinahanap kayo ng mga supporters, happy lang, good vibes. Hindi issue. Kaya iwasan na. Good vibes lang. Marami naman pwedeng i-content siguro. Pwede naman mag-good vibes na nandiyan ang community Miggs Molino, sumuporta sa'yo. Okay lang, wala problema po yun. Huwag naman yung mga issue-issue. Kung may mga free views ng mga vlogger, mamigs, content Miggs Molino, basta maayos, maging masagana yung kanyang mga content, makakatulong sa top progress, sa subscribers, why not go? Huwag kontrahin. If you are
legit supporters ni Mix Molino, hindi ahas ni Mix Molino. Kasi kung ahas ka ni Mix Molino, ikaw talaga kukontra sa mga vlogger na i-contest si Mix Molino ng maayos. Ha? Ganun lang po yun. Naiinis lang ako sa vlogger na ganun eh. Feeling matalino. Hanggang dito na lang mga ka-Mix Team. Ha? Sa mga nandiyan, please don't forget to subscribe me to the channel SMB Care. At Kuya SMB Vlog here. Marami salamat. Happy New Year sa lahat sa mga bagong pasok sa aking YouTube channel. Again, this is Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Hanggang sa muli, mabuhay ka. At tayong lahat mabuhay. Ingat, God bless.